ako kilala, ako'y iyong kilalanin. Mabait ako sa'yo kung mabait ka sa'kin. Support ako sa'yo kahit di ka suporta sa'kin. Kaibigan mo ako kung kaibigan turing sa'kin. Di mahirap kilalanin dahil di ako mayabang. Pero ako hindi marami sa respeto. Mga katuka, isang mapagpalang paggabi na dito sa kampo ng Capistrano, mga katuka. So nandito na naman tayo dahil dinalo na naman natin ang mga kalapate. At wala tayong paso sa second job natin, kaya this week basically napapadalo tayo dito kasi di tayo busy. Pero bukas paso na tayo din ng gabi, kaya wala tayo dito bukas. And ngayon nasilip tayo sa mga breeder, and ang topic natin ngayon ay baliktanaw sa mga kalapating bigla ang napakawala pero napaamo. So sa mga dati na nating subscriber dyan, kilala nyo na yung tinutukoy ko syempre, diba? Pero sa mga bago, ipapakita ko sa inyo kung sino-sino yun. Bale, dalawa yun na bigla ang nakawala lang, aksidente napakawalan pero napaamo, kaya ayos. So tara, wag na natin patagalin to, silipin na natin yung mga breeder dito sa Capistrano, no? At sa Capistrano breeder cage. So let's go, baliktad ko lang itong camera. Unahin muna natin dito sa mga lalaking breeder. So dito tayo sa loob, grabe dami na nila. Sa tagal natin hindi pagdalaw dito, mas lalo pala silang dumami. Ayan sila. So namimiss ko kasi magkalapati talaga, sa totoo lang. Kaso sumitsyempo pa ako sa tinitirahan ko ngayon kung mapapapayag natin yung may-ari. So sana. So ito nga, update sa kanila. And ito yung ama nung nilaban natin sa Blue Angel Classic One Love Race. Kaso hindi man lang natin nakita yung lipad kahit training, pero okay lang yun. And next year kuha natin ng lahi ulit yan para tagyan mo, ganda yan, no? So nakuha ko pala yan, nabili ko yan sa Spring Hills. Yan, isa sa mga natipuhan kong kalapati, kaya inuwi ko dito sa Capistrano. Hello. So yan siya. Gandang kalapate. So wala siyang singsing, pero malupit para sa akin kasi yung mga tindigan niya. And sayang nga yung yung anak niya, hindi natin nakita lumaban. Maagang pinagpahinga ng no? Nagpalaro. So yan, tungo na tayo sa kabila. Dahil nandun yung dalawang sinasabi ko na bigla ang napakawala dati, pero napaamo dito sa kampo ng Capistrano. So let's go dito sa kabila. Kung nasaan yung mga babaeng kalapate. Ayan, gaya ng mga lalaking kalapate, marami na rin sila. So ayan sila. Dami, di ba? Parang ano lang eh, parang nasa ka? Sa Spring Hills kung saan kami namimili, kasi ganito yun eh. Tapos dyan ka mamimili, kung ano matipuhan mo, bibilin mo. Alos dun lahat ng kalapate namin nagmula, halos yung mga napalipad namin dito. Then nagdatingan na nga lang yung ibang breeder nung napadalaw kami sa kampo ni Itos Regan, yan, sa kampo ni Paring Glenn, at kay nakalimutan ko na si isang natin kumpare, nabablanko utak ko eh, basta yun na yun. So yun, kuhain ko na yung dalawang sinasabi ko na bigla ang napakawala, napakawalan, and then napaamo dito sa kampo ng Capistrano. So baliktad ko lang tong camera para makita nyo mga yun, oh. Baliktad ka agad, oh. So setup natin to. Saan ba natin maganda setup to? Setup natin dito. Yan. So kukuhain ko yung bigla ang napaamo. So ito yung isa sa mga bigla ang napaamo. Yan. So blue bar white light siya. Magandang kalapate. So ano to, aksidenteng napakawalan nung may bisita tayo dito. Then umalpas siya sa likod natin. And yun, nakabalik siya after 2 days, pabalik-balik lang siya kasi wala pa nga siyang halos viewing dito nun. And yun, bigla siya nakawala pero napaamo siya. Ayan, oh. Gandang kalapate. And yung pakpak niya, astig ng pakpak na ito eh. Trip na trip ko kasi dito sa abila dalawa lang yung puti niya, then dito sa abila yung halos puti niyang kalapate. Ayan. Ay,
Hindi pala ito. Mali. Hindi pala yun yun. Galing ano yan? Galing... Tag dito. Galing Virginia yan. Kay paring Lawrence. Yan. So, magkamukha kasi yan eh. Ito, huli ko ito. Magkamukha kasi ito eh. Kaya nalilito ako. Bale, ito yung mukha niya. Yan na yun. Nakita ko na. Ayun, ayun kamukha yung ato ka. Ayun. Ito kasi, itong dalawang to, magkamukha-magkamukha. Ayan o. Oh. Kitang-kita naman, di ba? Pati sa pakpak magkamukha. So, ito pala yung breeder natin na galing ano, Virginia. Kasi chinek ko yung Sing Sing 2016. So, ito yung ano, tag dito. Isa sa mga na-breed natin. So, yan, magkamukha kasi ito kaya nalilito ako. So, bitawan na natin to. Ito pala yung sinasabi ko na nakawala. Then, nakabalik siya after 2 days ng paglilibot dito sa kampo na akala namin taga sumibat na. Ayan o. Oh. Ito pala siya kasi ito 2019. Ayan o. Oh. 2019 yung ring ban niya. So, last year nga siya nakawala. Last year ba nakawala ito? Yung matandaan eh. Basta, nasa video natin yan. Balikan nyo na lang. Ayan. Gandang kalapate. Ayan. So, buong akala namin nung nakawala ito, hindi na talaga makabalik kasi walang viewing. Then, wala talaga siyang, ano, tag dito. Hindi siya familiar dito sa lugar kasi bagong salta lang ito nung mga panahon na yun. Kaso bigla siyang nakawala. Yan. Gandang kalapate. Then, ang pinakamalupit na naman, pinakamalupit na nakawala dito, gabi siya nakawala, pero kinabukasan umuwi. Ito, walang iba kundi kilala nyo na to sa mga dati natin viewers dyan. Ito. So, pinangalanan ko siya ng Teardrop. Kamukha niya rin yung dalawang bluebird na pinakita natin na white flight. So, tatlo nga silang bluebird white flight na nahilig niya tayo sa kulay na ganun. Yung mga panahon meron pa tayong sariling kulungan dito kasi nga trip namin yung utol yun ng magkarera ng Brother Pigeon Race. Kaso, hindi nga natuloy. Nabisi rin tayo ng mga panahon na yun. Pero ito si Teardrop. Ito, nakawala to gabi. Bila siyang lipad. Eh, nagulat kami kasi ilang pagaspas niya lang. Tumuldo kagad to. Kaya nalupitan kami dito. Eh, nanghinayang kami ng mga oras na yun. Kasi buong akala namin, makakabalik siya. Pero, hindi siya nakabalik nung gabing yun. And, nalungkot ako nun. Pero kinabukasan, yun, umuwi. Kaya ito, bigla ang napakawala pero napaamo. And naparonda na natin siya ng ilang beses dito. Kaya kasabay niya si ano, si Golden. Sa mga viewers natin niya, kilala niya naman to, di ba? Teardrop, walang iba. Ayan. Gandang kalapate. So yun, share ko lang sa inyo yung mga dating kalapate na bigla ang napakawala nga, napakawalan. Then napaamo nga namin ni Utol. Eh siyempre, kung wala si Utol, hindi naman tayo mapag-alaga at hindi rin tayo matuto sa mga bagay-bagay na about sa kalapate. Kaya, salute kay Utol at kay Ama. Yan. Siyempre, yun, pakulan natin to. Bale, ito yung asawa ng ano, pinakita ko sa inyo yung Dark Check White Flight. Nabubulol ako kasi di ako mapagsalita eh. Lipad sila ng lipad eh. So yun, ito yung asawa niya, no? Yung Dark Check White Flight doon sa kabila na pinakita ko sa inyo. And yung anak nga nila, inasa natin lalabang kaso hindi na natuloy. Kasi maaga siyang nawala. Pero okay lang yun. Marami, lumalabang pa naman yung mga kalapate namin sa California. And yung dalawang kalapate ni Utol tsaka ni Ama sa Blue Bucket. So abangan nyo lang yan kung tatapos sila. And makatapos lang, okay na sa amin. Para kahit pa paano meron kaming mga kalapate nilaban sa ibang lugar din nakatapos. So yun, pakawalan natin to para di siya may stress. And dinamay ngayon, nagalit. Nagalit siya sa atin. Sabi nga, ba't ko pa siya pinakita sa camera, naiya siguro. So yun, wala naman tayo masyadong topic. Bigla ang dalaw na naman dito sa kampo ng Capistrano. And sa mga supporter natin dyan na nakakami sa atin about sa Pigeon Vlog. Ito na yung feeling nyo sa akin na kahit pa paano makapag-vlog tayo ng kalapate. Pero soon, kapag napayagan tayo ng mag-alaga sa kampo natin, magtatayo tayo ng maliit na kulungan and siguro capacity lang apat na kalapate. Pero di naman sama yun.
baka kuha tayo ng dalawang young bird dito na hindi pa napapalipad din, isang breeder para mapagsimula tayo. So abangan nyo lang yung mga toka, eh may bisita kami dito. So tapusin ko lang itong video na to. Ganyan sabi ko, wala naman masyadong special na araw na to. So hanggang dito na lang. Hanggang sa muli, it's your boy Jaycep. Katuka, katuka, tuka, tuka. Peace out.